maayos nga pagtabang sa mga katawhan nga dugay nang naglunang sa kalisdanan. Hawason paingon sa dili tumo-tumo nga pagkaadunahan. Ang matuod nga kaluwasan, magapahayag usab sa kompleto nga kaluwasan, material ug espiritual mabatnan dinhi sa ang matuod nga kaluwasan. Ang matuod nga kaluwasan, mabati matag adlaw Lunes hangtod Biyernes. Ang matuod nga kaluwasan. Og karon ania ang inyong founder sa Kapa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel A. Apolinario, sa programang Ang Matuod nga Kaluwasan. Well, good morning, good morning, good morning everyone, and welcome to the program, The True Salvation, and to all our avid listeners, and of course, to all our members of the Kapa Community Ministry International Incorporated, welcome to the program, and so... Yan, greetings po, greetings, no? Sa lahat ng mga members natin, lalong-lalo na sa mga nanonood sa kanilang mga Facebook, because we you can watch me live at the Facebook, and of course, lahat po ng mga nakikinig sa ating mga radio stations, welcome to the program, The True Salvation. Ako po ang inyong nag-iisang founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated ay suma sa inyo po ngayon at sa isang oras at mahigit dahil minsan lalampas tayo doon sa ating oras. Ito'y dahil sa mga iba't ibang mga issues na tatalakayin natin dito sa ating programa. So, welcome po sa ating programa ang tunay na kaligtasan, the True Salvation, na kung saan po dito lang mapapakinggan yung mga mensahe po natin tungkol sa lahat po ng mga members. Sa lahat po ng mga viewers, ayan, good morning to all of you. Thank you so much for always listening and following me at the Facebook. And sa lahat po ng mga members din ng iba't ibang lugar, dyan sa Hong Kong, dyan sa Korea, sa US, Australia, sa kahit sa ano, kahit sa ang lupalop ng daigdig. Welcome po kayo sa ating programa, The True Salvation. Ayan. So, good morning, good morning, good morning, good morning everyone, and welcome. Sana naman po'y andyan kayo sa mabuting pangangatawan, and best of everything po sa halip ng mga pagsubok, no, na nangyari, no, or mangyayari pa sa ating organization. So, ang atin lang dito ay mananatili lang tayong maging matatag, no? Sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa lahat po ng mga members ng Kapa. Alam niyo po, mga kapamilya, kung tutuusin po, almost 6 years na po tayo at namamayagpag po ang Kapa Community Ministry International Incorporated, na kung saan ang dami pong mga members po natin, maraming taong natutulungan at umangat ang kanilang mga buhay dahil po sa
programa po natin. At sa pamagitan ng ganun po ay meron po tayong marami pong tinatawag na mga businesses, no, mga negosyo ng Kapa, na kung saan isa po sa ating pinagkukunan ng source for our sustainability. Ngayon po ay napaka-init po ngayon yung usapin patungkol po sa Kapa, dahil tayo po'y nadadamay na din, no, doon sa mga parang kabuti na bigla na lang sumusulpot. At kaya tuloy merong mga pronouncement, no, yung iba na mga wizard ng mga Facebook, yung mga addict talaga ng Facebook, sila yung nakaka-panood doon sa mga video na yon, at yung mga nakikinig din sa kanilang mga television, na kung saan meron pong mga issues doon na parang nasisingit yung issue at usapin ng Kapa. So tayo namang mga members, hindi naman po tayo yung tinatawag na rare, no, sa ating kaalaman, na palagi na pong nandyan yung mga issue na yun, lalong-lalo na yung may sinasabi daw, no, si Pangulong Duterte patungkol doon. Pero kung titingnan po natin, hindi po tayo yun, no, kasi ang dami kaya, no, maraming mga taong gumagaya sa atin, kaya nagkakaroon ng tinatawag na mga inspection. Kahapon nagkakaroon ng inspection yung mga NGO at pinatawag, no, ng mga kung may file tayo noon, pwede natong i-play, no, na pinatawag ng mayor, no, doon sa Tagum yung lahat ng mga nagsisulputang mga grupo-grupo na yon, na kung saan umaakit ng mga tao doon sa malalaking binibigay. At dumalo naman yung iba hindi na, at nawawala na sa mapa, yung iba ay dumalo, no, at ganun nagkikipag-discussion yung ating alkalde doon sa Tagum. Ang nangyari po yung Kapa lamang po ang sinasabi ng mayor, na ang Kapa lang po ang mayroong tinatawag na kumpletong mga papeles. So sa lahat po ng mga grupo-grupo doon, no, kung saan sila din namibigay ng mga pangako doon sa mga tao, wala po silang kaukulang papeles, no, wala po silang kaukulang papeles, at nagkataon, no, na pinatawag ng alkalde, at talagang tayo ay maganda yung presentation natin, no, sa pamagitan ni Sir Katubigan, na andoon nakipag-usap sa kanila at presenta yung ating legalities, at mayroon pang conclusion doon yung ating mayor doon sa Tagum, na sa lahat ninyo ay ito lang talaga ang Kapa, ang may kumpletong papeles na nakatupad po sa lahat ng mga kautosan sa ating bansa. So ang Kapa lang po ang may kumpleto. So yung iba po ay talagang ipapasara, dahil hindi po sila kumpleto doon sa mga kaukulang mga papers na kinakailangan po upang magiging legal ng kanilang mga operation. So nandoon yung mga grupo, basta yung mga magnificent, yung mga biro mo 30 plus, yung mga nagsisulputan na nadamay lamang po ang Kapa dahil sa mga ginagawa nila. So sa halip na hindi sana tayo kasali doon, pero inimbitahan ang ating grupo na papuntahin doon. So prinesenta natin yung ating mga papers. So talagang humanga yung ating alkalde doon sa Tagum, dahil tayo lang po ang may kakayahang makapag-sustain, may kakayahang manatili at magpatuloy, dahil po sa kompleto po tayo ng mga papers. So praise God,
dahil yun ang nagiging resulta doon sa pagpapatawag ng meeting no ng ating alkalde doon sa Tagum. So yun ang mga ano, yung mga DILG, yung mga police, yung mga CIDG na pumunta po sa ating mga opisina at pinakita po natin yung ating mga papers. So sila po ay naniwala dahil doon sa ating mga papers na meron po tayong you know, yung SEC registration natin, meron po tayong dahil doon sa inisyo ng SEC na cease and desist order, so meron po tayong temporary restraining order, preliminary injunction and writ of preliminary injunction, so pinakita natin doon. So kasi pag nandoon na yon, yung mga papers na yon ay hindi na po na, wala na pong pakialaman yan, so korte to korte na po yung mag mag-uusap at magkakaroon po yan ng matagal-tagal pa ng mga discussion no patungkol diyan. So sa kabutihan palad po eh tayo naman po yung mga kompleto no. So meron na namang mga ugong-ugong na balita na mamasyal naman yung ating mga taga NBI no sa ating mga offices. So papakita lang po natin yung ating mga papers din gaya ng ginawa po natin doon sa mga kasi pangkalahatan to eh, this is the nationwide declaration ng presidente na yung mga kabuti na yun ay talagang ipapastop dahil wala ngang kaukulang papilis at walang kakayahan na makapag-sustain doon sa kanilang mga ginagawa. So talagang ma-stop yun yung kapa eh. Tingnan mo sa ibang lugar na stop na talaga yung mga kabuti na bigla lamang sumulpot at maglaho din yun na parang bula. So nawawala na po sila, tapos yung kapa ay nanatiling andyan dahil doon sa mga papers po natin na kompleto. So kung sakasakali man no, sa mga leaders natin na nakikinig ngayon, kung sakasakali mang mamamasyal din yung mga taga NBI, so ganun din yung ating ipapakita no, ipakita natin, bigay natin yung preliminary injunction, lahat po ng mga papers natin at mapagmanman din tayo no, dahil hindi naman po natin alam no kung ano yung gagawin pa ng nasa loob. So kailangan po mabidyohan po at yung ating CCTV kailangan nandyan no, na para palaging tututok doon sa mga tao na nandyan sa loob no. At hindi natin kaligtaan yung paggamit ng ating mga cellphone na mabidyuhan din yung mga tao doon kung ano-ano yung gagawin. So yun na may ano, kung dadalhin nila yung mga records natin, pwede naman natin ipapadala dahil wala namang mga illegal dyan, dahil tayo po ay na tumatanggap lang ng mga donations ng ating mga members at yung mga record doon ay wala namang kailangan katakutan dahil totoo naman na andoon at tayo ay nananatili doon sa ating ministeryo at pag-propagate po ng gospel no ng ating Panginoon. So wala tayong ikakatakot, pero kailangan din natin yung mga backup no sa mga leaders. Kailangan natin yung mga backup at pagkatapos noon eh pwede naman tayong mag-operate uli dahil wala pong closure yan na ano, hindi po sila makapag-close maliban na lang kung meron ng tinatawag na hearing yung mga kaso at tayo po ay magkakaroon po ng tinatawag na order ng korte na ipapasara tayo. So wala pong order noon. So pagkatapos ng inspection, gaya ng ginagawa din ng mga taga LGU na pagkatapos ng inspection napapakita natin yung ating mga legalities. So ang nangyari balik naman tayo sa ating operation. Sa lahat po ng mga members at sa mga magpamember pa, huwag po kayong just relax no. Huwag po kayong matakot dahil kayang-kaya natin to. Ito lang isang dinubyo na na nangyari sa ating grupo. Ito ay mga pagsubok lang din no na
nangyari at matapos ang mga activity ito, madali lang ito, 10 days lang. So, ang sisikapin po natin na kumpleto po tayo ng mga papers na ating ipapakita doon sa kanila. Tapos magkaroon po ng tinatawag na harassment. So, ang mangyari, talagang sila po ay siguro, hindi naman siguro gagawin yan ng mga taga-NBI dahil nandyan na po yung injunction. So, magkakaroon ng formal po na pagbisita lang, no, sa ating ano, sa ating tinatawag na mga opisina, no, mga offices, mga fellowship center ng Kappa members. So, yun po ang ating ipapahayag ngayon. Meron sana naman po yung mga siguro mababalita din naman lang yun na talagang mag-iingat po tayo, no? Talagang mag-iingat po tayo kasi yung mga offices natin ay nanon, no, na may ano diyan. So may mga, of course, mga pera, no, na nandoon sa office. So talagang iingat lang tayo, no, Pastor, yung about kay President Duterte, anong masabi mo? So galing po kay John Salcedo. Okay, yung kay President Duterte na sinasabi niya na ipa-stop, hindi po tayo yun dahil yung ipa-stop niya yung lang walang kaukulang papeles, no, na bigla na lang sumulpot na walang legalidad. So tayo illegal po tayo, meron po tayong mga papers na maipakita. So isa lang po yung mga ano, oh, kasi tayo naman po mga kapatid ay talagang lumalaki yung grupo natin at napakasikat na. Kaya pag mayroong mga sinasabing ganun, tayo yung parang tatamaan kaagad. Pero hindi tayo yun. Dahil yung mga ipapasira talaga ng presidente, yung mga walang papeles. No, yung mga walang papeles, walang legalidad. Pag illegal ka naman, dapat ipapasara ka nga dahil illegal, di ba? So yun yung pwedeng mangyari, no, sa mga nagsusulputang mga kabuti na yan na wala ngang source kung saan sila kukuha. Hindi igaya ng Kappa. Ng Kappa po almost 30 plus na, no, 30 plus na yung ating mga establishment, mga businesses na kung saan doon po tayo kumukuha ng pangkustos ng ating sustainability, no. Isa iyan sa mga sources natin na makapag-provide sa lahat ng mga ano po, mga kinakailangan ng ating grupo at mga financial assistance ng mga miyembro. Ngayon, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na injustice, no? Yung tinatawag na injustice, lalong-lalo na yung mga sinasabi doon sa AMLAC, no, na yung merong prescon, no, yung prescon na ipipress yung ating mga accounts, yung ating mga assets. So kung magkaganon, hindi na po maganda yan dahil wala na po tayong papagkuna ng ating mga resources. So ang mangyari doon, talagang ano na tayo, no? Ano nang yung ang ating gagawin is parang wala na tayong magawa doon maliban na lang kung aalsa tayo at iparating natin kay Pangulong Duterte yung ating hinaing, no? Kasi wala naman tayong ginawang masama at saka mamoblima din tayo pag pinipraise yun. So kailangan na nating lumaban na parang wag naman ganun dahil mayroon pa tayong batas din. Ako po still, no, mayroon pang natira sa akin na 5% na ako po nanampalataya pa doon sa ating tinatawag na batas ng lupa. Kasi alam ko naman na no one is above the law, no? So pag nagkaganon, kailangan talaga before freezing the account,
kailangan meron niyang mga hearing at merong discussion na natalo ako. Eh, bakit nagkagano na diretsahan ka agad? So wala nang hustisya, nasaan ang due process dyan? Kung magkaganoon, eh, meron po tayong right habang kayo po o tayo po ay isang citizen ng Pilipinas. So meron po tayong tinatawag na karapatan. So nasaan na yung karapatan natin dyan pag sinasabing ganun yung mangyayari? So at kung pakikialaman nila, yung dapat pakialaman nila yung mga illegal, yung mga businesses natin legal yan. Meron yang mga ano, yung may mga business permit yan, may mga mayor's permit yan, may DTI, may BIR yan, kompleto. E bakit nyo pakialaman yan? Diba? So magkakaroon muna sana tayo ng kaso. Hindi naman basta-basta, porque andyan kayo sa posisyon, gagamitin yung posisyon na yun para makaapak ng karapatan ng tao. Sana naman hindi ganun, no? Kasi pag nagkaganon, talagang hindi na po ako papayag na saan tayo kukuha ng panustos ng ating mga pamimigay na financial assistance doon sa ating mga members kung sagasakaling mangyari man yun, di ba? So, talagang hindi na po maganda pag nagkaganon, no? So, tinatawagan ko na lang yung ating mga members na sa panahong kung sakasakaling mangyari yan, no? Kung sakasakaling mangyari yan, tinatawagan ko na lang yung mga puso ng ating mga members na tulungan nyo naman si Kapa pag nagkaganon, no? Kasi wala na po tayong, after all, yung nagpa-close na yun, hindi naman sila ang nagbibigay at nag-aangat sa ating buhay, di ba? O sinusubsob lamang nila yung ating buhay doon sa sadlak ng kahirapan. Hinuhulog tayo doon sa isang putik ng kahirapan pag nagkaganon. So sana naman, pag nagkaganon, lahat po ng mga members, akin pong tinatawagan na sana naman po ay ang ating gagawin, magkaisa tayo gaya ng awit na to. Yung ating theme song na "If we hold on together, I know that our dreams will never die." So hindi po mamamatay yung ating mga purpose at yung dream po natin, no? Yung dream natin na magiging matiwasay at maganda yung ating buhay. So yun lang po ang gagawin natin. Wilmar Hobonilio, good AM Pastor. Kanina kaadlawon daw. Sige. Wala naman sigurong nasaktan doon sa ginawa nila. Sige lang, okay lang naman yun. Kahit yun yung ginawa, no, sa ating opisina doon sa Compostela. Mananatili pa rin kayong masigasig dyan at wala pong problema yan dahil patuloy po. Pag nagkaganon, wala naman pong medyo nasaktan kasi yun na nga. Pero sige lang at patuloy pa rin yung ating pag-operate dyan dahil alam naman natin kung sino yung may kagagawan yan, no? So sige lang, pabayaan lang po natin yan at mananatili po tayong masigasig at handa, no, sa lahat ng panahon dahil po yun na nga, magkakaroon po ng tinatawag na inggitan dyan dahil siguro at wala namang talagang walang puso yung gumawa ng ganun. No, tayo po'y tumutulong sa ating mga membro at sa mga tao, kakaroon po tayo ng tinatawag na mga na community services, pero sa halip ganun yung ginagawa nila. Sige lang at ang Panginoon na po, revenge is not mine, is not ours, but it is of God. So Panginoon na po ang bahala sa kanila, no? Pastor, I have a video for Kapa next week to release. I hope I have direct contact with you para ano yun, purpose of Kapa. I am not a member but a diehard defender. I hope you recognize. Salamat, no? Salamat sa mga mensahe
no? At tayo naman po mga kaibigan at yes, mga kapatid at kapamilya, sa panahong ito ay kailangan po tayong magkakaisa, no? At wala po tayong iwanan, ako hanggang sa huling patak ng aking dugo ay ako po ay makakapiling ninyo. Dahil sa pagkakaalam ko po, wala na po tayong pag-asa. Wala na po tayong ibang pag-asa na umangat yung ating buhay at mamumuhay tayo ng masagana na pamumuhay, malaiba na lang dito sa kapa. So, wag naman natin wag naman natin kalimutan yung mga magagandang nagawa sa buhay natin ng kapa. Sa panahong ito po, kailangan po tayo magkakaisa at mag-pray, no? Kasi pinatawag ko naman din yung ating mga lawyers kung ano yung ating dapat gagawin. At lahat po ng mga lawyers natin ay gumawa na po ng paraan, lalong-lalo na pag makuha yung mga magkakaroon po ng intel na pamamaraan kung sino yung may kagagawan doon sa Compostela. At pag nakuha na po natin, napaka-imposible po pag hindi po makukulong yung mga gumagawa ng ganun. Sana naman po ay tayo po ay manawagan na bigyan po ng hustisya nung yung nangyari doon sa Compostela kanina lang po. So I hope and pray na mabigyan po ng solusyon yung mga problema dyan. Ngunit yung mga members po natin, huwag po kayong mabahala dahil continuous naman yung ating operation. So yung ginagawa po ng statement ng AMLAC, no? So siguro napakabigat yun pakinggan dahil wala pong hearing na nangyari. Bakit nagkaganon? Nasaan na po yung batas po natin? Nasaan na po yung due process? Nasaan na po yung karapatan po natin? Bakit sinasabi nyo kaagad sa ERE na magkakaroon ng tinatawag na freezing of accounts and freezing of the properties? So pag nagka ganun po, ano na yan, no? Medyo malaking usapin na yan dahil bakit ako po'y inyong winalan ng karapatan at ang grupo po ng kapa ay kinunan ninyo ng karapatan at nasaan na po yung pagiging citizen po namin? Almost 5 million po yung mga members ng kapa na kinunan nyo po ng karapatan na basta-basta man lang gagawin ninyo yung desisyon na yon na wala pa pong tinatawag na kaso against sa akin. Kasi ganito kasi yon, kung talagang tutuparin natin at susundin natin yung batas, magkakaroon ng tinatawag na freezing of accounts kung ako na po'y nahukman at meron na pong hukom patungkol sa akin na talagang scam ang kapa. So pag napapatunayan po na ang kapa ay scam, doon na po yung tinatawag na freezing of accounts. Lalong-lalo na po pag mayroon na pong kasong tinatawag na syndicated estafa, so doon na po yung tinatawag na freezing of account. Pero wala naman yun, di ba? Nasaan ang mga desisyong iyon? Wala naman. Bakit nagkagano na kaagad-agad? Porke nandun kayo sa tinatawag na posisyon, igagamitin nyo yung mga posisyon na yun para sa pang-apak ng karapatan ng tao? Hindi naman sana, no? Ako po'y nanawagan sa ating Pangulo, no? Kung mapapangkinggan po tayo ng ating Pangulo. At dumadaan na po ito sa lower court, no? At nabigyan na po tayo ng preliminary injunction dahil napatunayan po natin hindi kami scam, no? Hindi kami scam, wala kaming ginagawang masama at mapapatunayan po namin na makapag-sustain po ang kapa ng mga pamimigay doon sa at mga financial assistant doon sa ating mga members dahil ito po ay subok na dahil we are almost 6 years na po ang pag-operate po ng kapa at wala pong ni isa
nga nagreklamo na hindi po siya nabigyan. Datapwat, ang mga tao po, ng mga membro po ng Kapa ay nagkakaroon na ng sariling bahay, nagkakaroon ng sariling sasakyan, nagkaroon na po ng mga pambayad ng mga tuition, pambayad ng mga bills, kung ano-ano pa yung mga bills na yan. So, yun po ang nagiging karanasan at pag-angat ng buhay ng aking mga members. So, sana naman po ay mapakinggan po tayo ng ating presidente na ang Kapa po ay hindi po scam. Hindi po scam ang Kapa dahil po kami po ay nakapag-provide ng lahat po dahil po meron po kami mga businesses at nagkakaisa po kami na matulungan yung aming kapwa member doon sa pag-angat ng kanilang mga buhay. Wala po ni isa na nagreklamo na hindi po nabigyan ng kanyang mga financial assistance. Although sa ngayon po meron pong tinatawag na delay ng ating mga malalaking mga opisina yung mga branches po natin at linilawin ko lang po na yung ano na naman doon sa Facebook na misquote na naman ako. Sabi doon magko-close daw ang Kapa dahil sa bagong system. Hindi yun, mali yun. Ang sabi ko na yun na nga, pwede tayong mag-close para sa bagong system, pero bakit natin gawin yun? Meron man naman tayong araw na close tayo, yung Sabado at Linggo. So doon natin yung trabahuin, hindi naman sa mga working days natin trabahuin yun dahil meron namang Sabado at Linggo na pwedeng ikakabit yung mga programa na yun. So talagang ito namang mga detractors, pati yung sign, no, yung kapasahin ko na ganun, na yung kapasahin na ganun, sinabi na naman nila ito po'y 666 daw. 666 yung sign. Kung tutuusin po mga kaibigan, mga kapatid, yung sign language ba ng mga pipi, yung ganun is letter K yun. Ngayon pag nagiging 666 yan, yung gumagamit ng alphabet na yun ng mga pipi, 666 na sila dahil gumamit ng ganun. Nasaan na yung logic? Bakit pag nagkaganon, ito po yung letter K. Oo, sa sign language ba ng alphabet ng mga pipi, no? Yung mga hindi makapagsalita. Oo, ito po yung letter K. Tapos ito ay ano to? Sign of pera. Ito pong K is Kapa. At ito sign ng pera. Nandito po yan sa dibdib po, no? Meaning ano yan, love natin ang isa't isa, no? So yung ganun, letter K yan, hindi yan 666. Yung ano, isa lang naman to, nasaan yung dalawang 6 mo? Dadalawihin po. Ako talaga itong mga taong ito, no? Sabi o, ni Kafit Kanyiti Anahaw, 666 daw, ha. O, tingnan mo, ito po letter K ng mga pipi, yung 'di ba may mga sign language sila, yung pag sabing ganun letter K yan. Yung letter K, hindi naman o pag sasabihin mong 666 yan, no, lahat ng mga pipi 666 na din dahil gumagamit ng ganun, 'di ba? Letter K yan as a sign na yung sa Cebuano naman. Pastor, mga ano to? Mga detractors, mga baliw daw. Oh, talagang totoo naman. So totoo talaga na hindi sila mapagmanman. Yung ano, paninira lang nila yun na yung ating ganun, Kapa sign is 666. Letter K yan, no? Hindi nyo lang siguro alam na mayroon pa lang alphabet na ano, ganun sa mga sign language na yan. So yun nga yung ating concern, no, doon. Talagang tayo naman ng mga members, alam niyo po, kayo po ay matagal nang nabubuhay
sa mundong ito. Nung wala pa si Kapa, ang buhay po natin ay isang buhay na miserable. Parang andun tayo sa impyerno nakatira. Nung dumating si Kapa sa buhay natin, for six years, and 3 years po yung pag-full blast talaga ng Kapa. Ipagpalagay na natin, 3 years, no? Na naranasan ng mga tao ang kanilang buhay na umaangat at nawala sila ng problema. Sino bang grupo ang nakagawa noon? Of course, ang Kapa lang po. So sana naman po ay hindi po tayo sa lahat ng mga members, huwag na po nating payagan na babalik pa tayo sa kahirapan. Ni ako talaga yung hihingi sa inyo ng isang pagkakataon na sana naman po ay huwag na tayong babalik sa kahirapan. At huwag nyo kaming pilitin na babalik po kami sa kahirapan dahil sawang-sawa na po kami sa kahirapan. Mabuti lang kayo dyan dahil marami kayong pagkain. Yung mga detractors natin, yung mga taga-AMLA, yung mga directors, mga mayayaman kayo. So hindi nyo po naranasan yung karanasan po namin, no? Yung kahirapan na aming naranasan. Naranasan nyo ba sa buhay ninyo na nagugutom, wala kayong masaing sa pananghalian at kayo po'y naghahanap ng pera upang makabili ng isang kilong bigas at ulam na pantawid lamang? Naranasan namin yun. Kaya ako po ay nag-imbento na hindi na po maranasan ng mga maralitang Pilipino yung kahirapan na yun. Kaya ang ginawa ko, hinimok ko yung mga tao na makiisa sa aking ministry upang hindi na po namin maranasan yung kahirapan na yun. Yung anak mo na walang panggatas at ikaw po'y nangungutang, naghahanap ng mautangan upang makabili ng karton na gatas upang mainom ng ating mga ng anak, no? So napakahirap yun. Hindi ninyo yan naranasan. Kaya kung gumawa kayo ng mga decision, talagang yun na, no? Sunod, sabihin nila mga member, tayo ng Illuminati. Ano na naman yung kalukuhan na yun? Naku. That is their opinion, no? Pero sa lahat po ng mga members, hindi naman po, wala naman po akong tinuturo na magiging ano tayo, Illuminati, magiging Yakuza, magiging ano pa yun, yung mga grupo-grupo na yun, no? So wala tayong itinuro na gayon. Ang sa atin lang dito ay yung maahon lang sa kahirapan, no, yung mga tao, lalong-lalo na sa mga members natin. Doon sa 6:10 po ng Galacia, sinabi doon na sikapan ninyong gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga membro ng Iglesia ng Diyos. So, yun yung ginagawa po natin. Tayo po isang Iglesia ng Diyos at tayo po gumagawa po ng kabutihan sa lahat ng mga tao. Pero doon sa mga members natin, special po yung ating ginawa dahil mayroon po tayong buwanang binibigay sa kanila na financial assistance. So, sa financial assistance na yon, isa sa pinagkukunan po natin, no, pinagkukunan po natin ng pangsustene ng pera, ng income, yung ating pong mga negosyo. Ibiro mo, ang dami na nating mga barko-barko, meron na tayong mga ospital, mga paaralan, mga bakery, mga printing press, mga tunnel bent, mga poultry, iba't ibang mga, may textile po tayo, may palayan po tayo, may new gun. Ang dami ng ating mga
pinagkukunan ng income para matustusan yung ating pangangailangan. Napakarami po noon. Maraming mga ano tayo. Ngayon, pag ipipresya ng AMLAC, anong gagawin natin? Hindi tayo makapag-operate. Hindi tayo, wala na tayong income. So, ang mangyari ngayon, magre-reklamo yung mga members. Pag magreklamo yung mga members, sasabay naman sila, makakasuhan na naman ako ng syndicated staff at makukulong na naman ako. Pero hindi ko po yan kagagawan. Kagagawan po nila yan dahil pinipreeze yung mga accounts natin at mga assets. Saan naman doon ang justisya? Diba? Sila yung nagiging dahilan. Magkakaroon ng interview para po matatakot yung ating mga members. O magkakaroon kaagad ng tinatawag na massive na paghingi po ng kanilang mga donasyon. Donasyon yun eh. Hindi na pwede yung pwedeng kunin dahil donasyon yan. Pero sa kabutihang kalooban ko, ibibigay ko po yan kung sakasakaling mayroon man. Pero inikayat ko po ang lahat ng mga members. Ako po ay humihingi po sa inyo ng paumanhin or tinatawag na fervor na huwag sana tayong magpapanik. No? Paglaban po natin to at hindi tayo matatakot doon. Matagal na tayong takot eh, di ba? Nai-immune na tayo doon sa mga pananakot na ginagawa nila. No? Gumawa na nga sila ng order ng request no na mag-a-assist lang yung mga pulis, pero pagdating doon hindi na nag-a-assist yung mga pulis na talagang nagpapa parang pinapaklos yung ating grupo. So ang nandoon is assistant lang at hindi po yung pulis pupunta pag wala pong sec na personality representative. Ngayon, andoon, talagang kung titingnan po natin, wala po akong linabag na batas doon sa SEC. Klarong-klaro naman na tayo po'y nabigyan po ng preliminary injunction. Dalawang hearing yun, di ba? Dalawang hearing yun na nagkakaroon po ng hearing at hindi po sumupot yung SEC. Kaya, na-convince po yung judge na nag-handle doon sa kaso na by the evidence, based on the evidences and the legalities na binigay po sa atin, kaya na-grant yung preliminary injunction at yung writ of preliminary injunction. So, ngayon, nung na-grant noon, ando na yun sa korte. So, dapat pa tayo inaapi talaga at inaapi talaga ako ng gobyerno dahil isa sila sa mga part ng gobyerno yung SEC, DILG at saka AMLAC. So anong gagawin po ng mga members sa panahong ito? Hindi naman pag after all hindi sila yung magso-solve ng ating problema, no? Mga members, tagal na tayo dito sa mundong ito. Hindi po ni isang kusing, hindi po sila nagbigay sa atin ng tulong. Ngayon, ang gagawin nila, ipi-freeze yung mga accounts natin, ipi-freeze yung mga assets natin. Saan pa tayo kukuha ng pangtustos doon sa ating mga members? So, pag nagkaganon po mga members, huwag naman po tayo kaagad magreklamo. So, sa halip, ireklamo natin yung nagpa-close sa atin. No? Yung nagpa-close sa atin, yung ating rereklamuhin. At sila yung gagawin nating, baka sakasakali, okay, surrender ako. At wala na nga yung kapa. Saan tayo kukuha ng pangtustos? Di doon sa nagpa-close sa atin, pupuntahan natin yung kung sino yung taong nagpa-close sa atin at nagpa-freeze ng ating mga accounts. After all, wala po silang tulong na ibinigay sa atin. Tayong mga mahihirap, tayo ang inaapi. Anong awit ni Freddy Aguilar? Di ba ang batas pantay-pantay walang mahirap mayaman? Ha? Yung tatsulok din na awit na
yung mga mayayaman ay sa kanila lang yung batas. Itayong mahihirap, palagi tayong inaapi. Palagi tayong inaapi. Kailan tayo lalaban, ipaglaban natin yung ating karapatan? Siguro panahon na to na ano, dahil kahit sama naman tayo, tingnan mo, sa almost 5 million ka mga members ng KAPA, walang isa na nagreklamo at may mga marami pang magpamember na sasali sa atin dito sa ating kaharian ng Panginoon na siya pong meron pong kayamanan. No? Ngayon, kung sakasakaling magkakaganon na ipi-freeze yung account, ipi-freeze yung ating ano, yung mga assets natin, yung mga palaisdaan natin, yung mga businesses natin, ipi-freeze nila. So, anong gagawin natin? Anong gagawin ko doon? Oh. So, mag-stop yun. Saan tayo kukuha ng pantustos? Eh, sabi nila, ikaw daw ay scam dahil wala kang mapagkuna ng pantustos. Oh, hindi ka makapagsustain. Eh, ginawa ko, nagkakaroon ako ng mga businesses para makapagsustain. Eh, ngayon, ipipress ninyo. Oh, saan tayo kukuha? Eh, napress ngayon, wala namang kaso. Dapat, meron pang kaso yan. Meron pang kaso yan na ako po'y mahukman, na makulong, at yun yung hukom is unfavorable po sa akin, so yung magkakaroon ng tinatawag na freezing of accounts or freezing of assets. Pero ngayon po parang ano, totoo talaga yung awit na ang mga batas ay para lang sa mayayaman, habang may tatsulok, ha, yung awit na yun na merong nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Oh, pag nandoon sa nasa tuktok, yung mga nasa tuktok na hindi nyo po ma-feel yung kahirapan po namin na nandito sa baba. Eh ngayon, ako po'y nag-imbento ng ganito upang maiangat ko sa kahirapan ang mga taong ito. Eh, ako po'y inyong ihuhulog sa pamamagitan po ng freezing of account. Hindi ko yan po kasalanan dahil andun naman yung mga businesses ko. Katuloy yan na nag-i-income. Eh ngayon, pag ipipress nyo yan, anong mangyari ngayon? Wala na akong pangtustos. So, kayo ngayon ang mag-provide. Hindi naman. So, anong gagawin natin mga members? Ha? Anong gagawin natin? So, sa panahong ito, dapat magkaisa tayo. No, dapat magkaisa tayo. So, ang boses ko lang sana yung susundin ninyo na parang mabaibalik. Alam ko naman na may puso yung presidente. Ang presidente natin, dumaan din ang ating presidente sa kahirapan at ayaw niyang maghirap po. So, sa palagay ko, pag gagawa tayo ng paraan upang tayo'y mapakinggan ng ating presidente, sa palagay ko, reprimand, no? Yung desisyon ng AMLANC, no? Kasi ang nangyari, medyo, wala talaga nakasunod sa batas. Kayo po, marunong naman mag-interpret ng batas. Balik dapat. O yung opisina po natin dyan, no, sa ano, dapat makulong yan, no? Dapat makulong yung gumagawa ng ganun. Hayaan po ninyo, tayo naman po hindi po tayo magiging bulag-bulagan din dito. Good morning, Pastor. It's me. It's time to seek the assistance of... Oh, hindi po natin yan maano, hindi po natin yan maasahan, no? Kasi pag nandyan sa tuktok, hindi matatapos yung gulo. Tayo dito, ang maaasahan lang natin, mga kapatid, mga kapamilya, tayo lang, no? Wala na pong iba tayong maasahan kundi tayo lang. Sa bagay, meron po tayong gagawin na para mapakinggan. Yung mga detractors naman, tingnan mo, pinuputol yung sinasabi ni Pangulong Duterte. At yun yung palaging piniplay na hindi naman kami yun. Ang dami kaya, tingnan mo dyan sa Tagum, parang 40, no? 40 ka mga kabuti na sumusulpot. Pag nagkaka-issue, KAPA ka agad. Hindi naman kami kasali doon. Dahil kami po ay legal.
Legal po yung aming ano, pagsasabihin registration. Eh, meron naman po tayong registration na ano, pag sinasabing gumawa ng cease and desist order, eh, meron naman tayong writ of preliminary injunction na kung saan nagsasabi doon na I am not in the matter of securities. No, ang sa akin dito ay I am receiving donations from my members. Dahil kami po'y naniniwala na yung kahirapan po ay siyang kaharian ng Satanas, no, na kasi doon sa kahirapan ang daming krimen na magagawa doon. Pag na-member yung mga tao doon dito sa Kapa, eh, instead na magmumura pa sila doon, pagdating dito sasabihin na nila, "Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa mga blessings." So instead na nagmumura doon dahil walang pagkain, walang unan, walang ulam, walang bigas, eh nagmumura. Eh ngayon, pag na-members, hindi na nagmumura. Ang sinasabi na, "Thank you, Lord." So yun po ang kailangan nating gawin, no? God will make a way. Okay, maraming salamat, no, na meron po tayong mga members na palaging nag-ano sa atin, no? Dati ginawa nila yung freezing of account ni Manny Pacquiao para hindi makatulong sila the victims of political. Oh, yun na nga, sana naman ako naman wala naman akong ano, plano o ano na magiging politiko. Eh kung tutuusin sa election pa, kung mayroon pa akong plano, dapat tumakbo na ako bilang mayor o kahit ano yung pwede kong takbuhan. Eh wala naman. Dahil alam ko, doon sa politiko, eh mabilang lang sa kamay yung mga ano dyan, mga matitinong politiko. Diba? Daming mga issue. Pero sige lang, sinabi ko naman na mabilang lang. Kasi kadalasan kasi nandoon yung mga korupsyon, nandoon yung mga kung ano-ano pang mga masamang gawain, no, doon sa pagkapolitiko na yan. So ayoko doon dahil ako po'y dito sa ano. According sa mayor, tayo, mayor ng Tagum, tayo po'y tatagal dahil sa kumpletong papilis. Okay. Yun na nga, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi tayo yun. Kaso lang, itayong pinakasikat, pag nagkaganon tayo kaagad, hindi naman, ang dami kaya, mayroong nga 400% sabi nila, mayroong nga 700, o diba? So hindi na nga naniniwala si Pangulong Duterte doon sa 30% na binibigay ng ibang grupo. Eh, lalong-lalo na, paano pa kaya yung 400 to 700%? So yung sila yung tinatarget ng Pangulo dahil panluloko talaga yun. Eh ako, wala naman akong linulokong tao sa halip, eh ako po'y gumagawa ng mga mabuti para sa ating mga members. So sana naman po mga membro ay tayo po'y maintindihan din. Ako po'y nanghihingi po ng simpatiya po ninyo na sa panahong ito ay dapat tayo magkaisa. No, dapat tayo magkaisa. Sana naman po'y magkaintindihan po tayo na sa ngayon, kailangan ko po yung mga prayers at mga suporta ninyo. Kailangan ni Kapa yan. Yung mga support ninyo, mga prayers. Ito'y isa lang bagyo na dumaan at hindi po sa lahat ng panahon ni bagyo. Diba? Pero hindi talaga tayo. Mayroon na nga 500%. O, tingnan mo. Galing kay Juvay Abacuwil. O, hindi nga naniniwala si Pangulong Duterte yung 30. Ito pang 500. Nandiyan yan. Marami. Maraming mga gumagaya sa atin at linampasan pa yung ating mga financial assistance para sa ating mga members. Pag sinabi ng Pangulo na purilin yan, yung mga detractors, Kapa kaagad ang nasa bunganga nila. Hindi naman kami yun. Ang dami. No? Ang dami. Maraming mga inano ni Pangulong Duterte doon. Hindi tayo dahil tayo po nasubukan na po natin nung nagpa-tawag ng meeting, no, tumawag ng meeting yung mayor doon sa Tagum,
Inapresenta po natin yung ating ano, yung ating relihiyon. Sabi ng mayor na ang kapa lang talaga ang mayroong kumpletong mga papers nito. So lahat kayo ay mapapasara dahil wala kayong mga kaukulang papeles. Meron dyan marketing ng cosmetic. Securities ang ginagawa. Investment ang ginagawa. So hindi yan ano, hindi yan align doon sa mga cosmetics. Meron pa basta ang daming ano, ang daming mga paliwanag pero hindi po na aakma no doon sa kanilang papers at sa kanilang mga businesses. Ang sa atin po ay talagang akmang-akma doon sa Biblia at sa ating mga pinapractice. Wala na pong ibang grupo po na makagawa ng kapareho po natin na walang ibang hangad kundi yung ang pag-angat po sa buhay ng ating mga members. Nais ko sanang basahin tong mga ano to pero mabilis yung takbo ng mga good morning pastor, concern po namin sa Bicol region. Ano po ang latest? So dyan sa Bicol, nasaan yung Bicol? Oh, walang problema dyan dahil nationwide naman yung pagpapatupad ng gobyerno. Pero yung ating gagawin, papakita lang po natin yung legalities natin. Dahil galit na galit po ang Pangulong Duterte doon sa mga manlulokong mga tao. So ang ginawa niya, lahat po na walang konkretong mga papeles, yun po ipapastop dahil hindi po yan naaayon sa batas. Ngayon, yung gagawin natin, pag nandoon yung mga alagad ng batas na mag-inspeksyon po sa atin, okay, bigay natin yung ano. Pero sana naman po walang plantingan dyan dahil wala na po kami, hindi po kami isang bandidong grupo na ano. Oh, business intagum with DTI and business permit daw. Yun yung mga ano nila. Pero securities yung ginagawa. So, hindi yan magiging legit pa din. No? So, yun yung mga ginagawa nila. Kaya galit na galit yung Pangulo natin dyan. So, sa atin naman, dito sa Kapa, palagi tayong Moon Real Alex Dumahog, laban lang tayo pastor. Positive thinker, God created you to help the poor. Maraming salamat no sa mga nakakabagbag damdamin ng mga mensahe. Laban lang tayo. Ito naman hindi naman lahat ng panahon no. OFW po ako sa Saudi. Salamat kay Kyle Jan Alors no pastor. Good morning. Ask lang. Hindi na tumatakbo talaga no, medyo mabilis yung ano, kung pwede makopya natin yan para mababasa din natin yung mga mensahe ng ating mga members. So sa ngayon po umabot po yung ating mga viewers ng 1.2 yung mga 1.2 sana naman po ay i-ano din ninyo yung napapakinggan ninyo ngayon, i-share ninyo sa lahat ng mga kapamilya natin na sa panahong ito kailangan po natin magkaisa no at magsama no, kapit kamay, magkaisa at magsama. If we hold on together, our dreams will never die. Ito lang po yung isang bagyo din eh, hindi naman lahat panahon bagyo. So ang gagawin na lang po natin is magkaisa po no, magkaisa. Sana naman po magkaroon po tayo ng mga meeting no, pagpaliban na lang po muna natin yung ating mga operation at magkakaroon po tayo ng prayer meeting para po ipadama po natin 14 days no, kung maaari lang ba no, kung maaari lang na magkaroon tayo ng prayer rally na ipadama natin sa ating presidente at
sa ating Panginoon din na sana naman ay mapakinggan yung ating mga hinaing na magpe-pray over po tayo, no, sa 14 days. Maganda siguro yun kung magagawa po natin. At tayo magkaisa, wag lang po tayong matakot, no, dahil matagal ng binigyan po tayo ng Panginoon ng mga milagro na ipadama po sa atin, na yung mga pag-ano ninyo, yung mga pananampalataya at yung pag-trust, no, pananalig po sa akin, hindi po yan mawawala, at patuloy po tayong lalaban. Dahil may pwede tayong ipaglaban yung mga legalities natin, yung mga wala talaga, na walang mga papers na inapplyan ng mga NBI, ng mga kung ano-ano pa yan dyan. So yun yung talagang ano. Sige lang, yung mga sa Kapa, Cebu, lalong-lalo na sa Compostela, papaimbestigahan po natin kung sino talaga ang may kagagawan yan, no? Sana naman kung ano yan, kung politika yan, kung nasa ano dyan, sana naman lulutang yung katotohanan, no? Sana naman lulutang yung katotohanan. So, ito po, tama yun, no? Tama yung sinasabi na this is a chance, Kapa is a chance na tayo'y makahaon sa kahirapan, no? So ito talaga ang ano, ito talaga yung chance. At wala na pong ibang grupo, no, wala na pong ibang grupo na tutulong sa atin. Siguro magkakaroon tayo ng week of prayer, no, week of prayer. Ipagpaliban natin yung mga operation po natin, yung mga pagtanggap ng mga donation, yung pagpaliban muna natin just for 10 days, no, na ano natin, tayo'y mananawagan na pag lipas ng bagyong ito, tayo'y dahan-dahan na babango naman, no. So ito po'y ikakasa po natin itong ating ano, siguro mga start tayo ng Monday, na magkaroon po tayo ng ano, ng week of prayer, no, na lahat ng mga pray natin na yung sa Cebu ma-huli, no, kung sino mang may kagagawa noon. Nako, malalaking tao yung pumasok talaga, no, sa ating meeting place, no, doon sa Cebu. Hayaan nyo at tayo na may mag hihingi ng tulong din sa pamahalaan at sa gobyerno. Wala naman tayong sariling army. Bawal din sa atin yung may army tayo. So hihingi na naman tayo sa gobyerno. So I am praying na malutas ang dahil malaking issue to, malaking yung ginagawa po sa ating ano, sa ating opisina sa Cebu. Hindi naman ligid sa kaalaman ng mga tao na mayroong nangyari talaga doon sa ating branch sa Cebu. Sana naman mga members ng Cebu, magtulungan kayo diyan para mahuli yung may kasalanan at yung tao na gumagawa ng ganun. At sana naman po ay sa lahat ng mga taga Cebu, kayo po, tayo po lahat ay magtulungan, no, tayo po lahat ay magtulungan. Sana naman yung dapat may week of prayers talaga para pasalamat sa taas na may chance tayong bumangon. Ayan. So ano po tayo, no, kasi ngayon ito yung napaka critical na panahon po sa atin, at parang bagyong Yolanda to. Oo, pero hindi naman lahat ng panahon, no, na may bagyo. So thanks God, at sa inyo, thanks yo, Pastor. Binigyan ka ng wisdom ng Holy Spirit na magagawa ng unique na ministry na tumutulong sa aming mga mahihirap. Yun nga.
No, sino namang tao yung tumutulong sa inyo, 'di ba? Ako, 'di ba ang Kapa, 'di ba ang Panginoon? Hindi yung taga AMBLAC, hindi yung taga SEC. E tayo na may gumagawa din ng tama doon sa ating batas, sila na may ewan ko kung anong nangyari doon, kung bakit nagkaganon, no? So hindi ko lang alam kung pastor, may kakayahan ba ang AMLAC na i-freeze ang para sa Kapa Ministry? Wala talaga, no, wala po silang kakayahan, pero iwan ko lang kung anong nangyari dito, bakit nagkakaroon sila ng press conference na ipapa-freeze yung ating accounts, yung ating ano. Wala silang, sa bagay, sa power nila, meron silang kakayahan. Pero pag nandoon po tayo sa korte, pag magkakaroon po ng hearing at debate, ako naman po'y nananalig po sa Panginoon na ako po'y magiging matagumpay kung sakaling magkakaroon ng debate doon sa korte. No? Dahil, kaya mayroong separation between state and religion. Dahil dito sa relihiyon, may mga ano dito na hindi maintindihan ng state, ng estado. So as long as itong hindi maintindihan ng estado ay makagawa ng kabutihan para sa aking mga members, ito po'y sana ay rerespetuhin nila. Pero hindi po, wala po, sila po'y nakabase lang doon sa report ng SEC. E ngayon, yung report ng SEC, mayroon na po kaming injunction doon. Ako talaga palagi akong nabiktima dito sa ano, walang proseso na pagpapatupad ng batas. Dahil yung SEC, hindi ako tinawagan, binigyan ng summon, invitation upang makapagpahayag ng aking sarili. Bigla-bigla na lang nag-issue ng advisory, ng cease and desist order. At meron pang isa, revocation o may registration. O bigla-bigla na lang, hindi naman ako kinatawag. O ngayon naman, ito na namang AMLAC, hindi naman ako pinatawag, diretsahan ka agad. Nasaan ang no one is above the law? Ha? No one is above the law, nasaan na yun? Parang sa inyo lang lahat yung mga law, pag gusto nyo, i-freeze ka agad, pag gusto nyo, ipastop ka agad. Demokrasya po tayo. Alam nyo ba yung demokrasya? Hindi po tayo dictatorship or monarchial yung ating ano, or hierarchical yung ating pamamaraan po ng ating panggobyerno. Hindi po. Tayo po ay democratic form of government na kung saan po ay ang tao ay meron po siyang free na makapagpahayag. Freedom of expression, freedom of religion, yun po. Pag nagkakaroon po ng mga problema doon sa batas, meron pong tinatawag na due process of law. Nasaan na yun? Kiniklaim ko po yun. Nasaan na yun? Kung no one is above the law, bakit nangyari ito na merong above the law? Nasaan na po ang mga rights namin? Yung almost 5 million ka mga tao, nasaan na po ang right namin? Gobyerno, nasaan na po yun? Bakit pag gusto niyo kaagad i-implementar. Hindi naman ganun. Hindi yun practice ng democratic form of government. Sana naman po, meron po tayong mga lawyers, meron po tayong mga members na mga retired na mga judge po. Alam nila kung ano yung batas. Sana naman po, tulungan niyo po kami. Magtulungan po tayo dahil meron din kayo. Makatarungan ba yung ginawa ng AMLAC? Na wala pa nga akong hukom na ako nga scam, i-finifreeze na kaagad yung account natin at yung mga assets natin. Saan pa tayo kukuha ng ating pangtustos kung magkaganon? Sana naman po, AMLAC, na ano naman ako, na imbitahan upang maipahayag ko po kung talagang totoong ako ba'y isang scam, ako ba'y nanluloko. 6 years na po, wala po akong linuloko kahit isa. Almost 5 million yung mga members ko. Wala pong isa doon na naloko. Saan nyo igigiit na ako'y manluloko at ako'y scam? Wala pa naman akong na-scam for that period, long period of time. Meron akong ibinibigay na financial assistance sa aking mga members, yun ba ay isang scam na?
scam ba yun? Yung may naibigay ako, hindi nga nagiging scam yung ibang relihiyon dyan. Hindi nga naging scam yung ibang relihiyon dyan na palagi akong tinitirahan. Ngunit yung ginawa niya sa kanyang mga members, hindi man lang nagbibigay ng mga pagkain araw-araw sa kanyang mga members. Puro voluntaryo yung mga tao na nandyan. Hindi ko nga sila pinakialaman, pero nakikialam din. Wala naman akong problema sana. Bakit, yun na nga, si Kibuloy daw, numero unong, ano, huwag naman ninyong tirahan yun dahil hindi niya din alam kung ano po yung ginagawa ko. Pero sana naman po ang gobyerno ay makikinig din sa atin, no? Kin ka ng gobyerno, makahatag ba na sila tanan sa kinahanglan sa pobre? Pag sure oy, unsa man daw nakamali ana na makatabang sa mga pobre, didto ka kang Kibuloy Broy, didto ka. Yung mga relihiyon na walang naibigay na tulong doon sa kanilang mga meron nga, pero sabi ng Panginoon, araw-araw na pangangailangan. Yan ang ginawa niya sa kanilang mga membro, pinapalako ng ano, ng bullpen na napakamahal. Yung kakain ka sa kanilang McDo, meron ka agad nagbitbit ng sobre. Hindi pa babayad ka ng inyong kinakain plus ito pa yung sobre. Yung mga bullpen na yan na itag 5 lang, binibinta ng 20 doon sa mga sasakyan, inuutusan. Kung tutuusin po, yung mga practice na yun, exploitation yun yung mga kabataan. Dahil mga murang edad pa, pinapalako nila ng mga putot, kutsinta at ano pa. Bakit hindi yan, naku, gagawin ko na lang sana yung, panluloko yun eh. Ako na hindi nang luloko, yung mga members ko, ako pa yung ginigibit ng gobyerno. Nasaan na ba yung hustisya dito? Mga taga-amlak, taga-sek, at presidente. Nasaan na kaya yung hustisya dito? No? Alam ko naman na hindi kami kasali doon sa sinasabi mo, pero doon sa amlak at sa kasik, naku, napaka ano nun. No? At ito pa, inutusan ang mga polis, mga CIDG, mga NBI, na magkakaroon ng ano, sana naman po walang harassment na mangyari po sa aking mga ano, sa aking mga opisina. At mayroon nang hinaharas, nagbubunit yung mga ano, yung 10 lalaki daw na pumasok doon sa opisina ng Kapa. Anong gustong mangyari ng mga taong ito? Kung tingnan niyo, nako, hindi ko na lang sabihin, pero alam ng mga tao 'to eh. Alam 'to ng mga members, no, na meron talagang hindi magandang nangyari doon sa doon sa Cebu. Sana naman po mga kaibigan na nasa gobyerno at sa mga Kapa members, tayo po'y magkaisa ngayon. At ako po'y humihingi po sa inyo ng pabor na magkaroon po tayo ng prayer rally, no? Karoon tayo ng prayer rally upang pagpaliban po natin na lang siguro for 10 days, no, ang ating mga activity, at gagawin natin prayer rally. At huwag kayong mag-alala, matapos po yung prayer rally, magbabalik po ang ating ano, ang ating operation. Dahil po talagang ano tayo, magkakaisa tayo ngayon upang mapakinggan po ng ating presidente yung ating mga hinaing na talagang tayo po ay inaalipastangan ng ibang departamento ng gobyerno, na pag nagkaganon po na ipipraise yung account, so sana tayo kukuha, sana tayo kukuha pa ng ibang ano, buti na lang kung ma-praise yung account yung nagpa-praise yung magbibigay sa atin ng ano, ng kasaganahan sa buhay. Sige, ako, sige, ano, papayag ako, i-praise niyo yung account ko, i-praise niyo yung mga assets ko. Kayo ngayon ang magbibigay sa mga tao. Bigyan mo sila ng mga financial assistance. Kaya ba ninyo yun? Hindi naman. Ngayon, i-praise ninyo, ang mangyari ngayon, wala akong maibigay sa mga tao.
Ngayon, pag wala akong maibigay sa mga tao, anong mangyayari? Oh, malaking problema na din yun ninyo dahil kayo po ang nagpa-freeze, no? Oh. Kasi nakikita ko dito na sinisingle out lang ang kapa dahil sa mayroong 40%, 50%, 600%, yung kapa, wala. Hindi naman tayo nanghihingi ng persento-persento dyan. Ang atin lang na meron tayong ano. So, sa lahat po ng mga nakikinig at nanood ngayon, sana naman po ako po inyong pakinggan. Siguro ngayong Lunes, umpisahan po natin yung ating prayer meeting. No? 14 days yan. No? Kung dasal tayo sa Panginoon, pagdasal natin na mabigyan ng panahon, no, na maano tayo ng mapakinggan ng mga taong naninira sa atin yung ating ginagawa. So wala po tayong ibang hangarin kundi maiahon ang mga tao po sa kahirapan. So kung ikaw po isang gobyerno na nandoon sa posisyon na yon, di ba wala po din kayong hangarin kundi maiangat ang mga tao sa kahirapan? Pariho po tayo ng hinaing, ng mission and vision. Pareha po tayo. Ang sa akin lang, madaling natupad. No? Isang buwan lang, aangat na ang buhay ng aking mga members. Yung mga members ko naman yung inaangat po sa buhay. Hindi naman yun kabila ang ano. Mga members ko yan. Dahil bago ka po mabigyan ng pagkakataon na makapag-donate, talagang magpa-member ka muna. E ngayon, pag na-member ka na, meron ka na ang pagkakataon na makisali at tatanggap din ang mga financial assistant at mag-donate, no, sa kapa dahil sa ating ministry. Sana naman po ay tayo po'y mapakinggan. Sana naman po'y yung mga salarin, yung mga taong gumagawa ng masama doon sa doon sa Compostela, Cebu, sana naman po imahuli na kayo. Kung kayo po imahuli, iwan ko lang kung anong gagawin ng mga miyembro sa inyo. Dahil napakasama ninyo. Wala kayong puso. Biro mo yung mga pera ng tao dinala ninyo. Sana naman pagkain ninyo, mabunulan kayo. Dahil hindi yung pira ninyo, pira ng kapa yan. Donation yan sa ministry. Yung mga pira na galing sa donation ng ministry, mga banal yan, ninakaw ninyo. Tingnan nyo, yung Panginoon yung gagawa sa inyo ng ano. Dahil vengeance is not ours. Vengeance is of God. So, ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. No? Kasi napakaganda po ng hangarin ng kapa. Pero anong ginawa ninyo? Linusob nyo. Tapos sinunog pa yung mga forms. Naku, napakaano ninyo. Nasaan? Kayo, 10 tao ang nandoon. Meron kayong asawa't anak. Sana naman maisip nyo yun. Bakit? Masaya ba kayo na yung ninakaw ninyo, mapakain ninyo sa inyong mga anak? Sana naman po mag-surrender na kayo. Ituro nyo kung sino ang mastermind nyo. Wala kayong puso. Yung mga donation ng mga tao ninakaw ninyo. At kung sino man yung mastermind, maawa ka naman. Maawa ka naman. Donation yan ng mga tao. Tapos sinunog pa yung cruel talaga ng mga tao na yun. Siyaro naman po sa 10, walang nakaisip sa inyo ng maganda, na masama ang ginagawa ninyo. Kung sasabihin ninyo na kami lang po'y napilitan dahil binigyan kami ng nag-utos sa amin ng ganito, bakit hindi ba ako makabigay ng ganun? Mas lalakihan ko pa kung kayo'y tunay na nanghihingi ng ganun.
mula kayong puso talaga. Anong gusto niyo? Mag-retaliate yung mga members ko? Maglalaban yung mga members ko? Bakit? Wala nang... Hindi ko tuloy lubos maisip kung anong ginagawa ninyo. Pero vengeance is not ours. It is of God. So ipaubaya ko na lang sa Panginoon, sana naman na hihipuin po yung mga puso ninyo ng Panginoon na kayo po'y mag-surrender. Babangungutin kayo ng isang panaginip na hindi kayo makatulog. Hindi makatulog, inanaginip na nga. Sana naman po, mag-surrender na po kayo. I-pray po namin yan sa Panginoon. Nang Panginoon po'y gagawa sa inyo ng isang bagay na mag-udyok sa inyo para kayo'y sumurinder. Sampo kayo dyan. Hindi ko alam, member pa dyan yung iba. At bakit nyo nagawa yon? Sana naman po hindi na sila natatakot. Karma is coming for you. Galing po yan kay Char or Drone. Sir, nasunog daw po yung Kappa Cebu branch. Yun na nga yung ginawa ng mga tao doon na walang puso, hindi marunong masaktan. Kay Carlito Lapot, Pastor, sa Davao dapat ang prayer rally, Pastor, para maramdaman ni Pangulong kung gaano tayo karami. Kakasa po natin yan, doon tayo. Eh, lahat ng mga taga-Jinsan, lahat ng mga taga-Digos, mga Santa Cruz, mga Panabo, mga Tagum, doon tayo sa Davao, paparalyzin natin yung traffic. Pero hindi naman kami kasali doon sa sinasabi ng Pangulong Duterte. Bakit? Pero ang gusto lang natin, di ba, na mapakinggan, prayer rally tayo doon. So, kung sino pong sasali, okay, assembly tayo doon sa marami naman tayong bigas, baka sustain pa yan kahit 1 year, tayo magra-rally. Kasi mamadaliin daw nila, baka raw tayo makapag-rally, napaka-overacting naman. Hindi naman natin alam kung anong gagawin nila dahil doon sa mga transaction, sabi nila, for compliance lang daw. Pero hindi natin alam yung, lalo na yung mga NBI, alam naman natin, ako, dati po ako sa media, 15 years ako sa media, alam ko na po yung mga sekreto doon. Hindi naman tayo magsasalita ng ganun, alam ko na po, ang dami ko ng experience doon. Pag nagtrabaho yung NBI, hindi yun papayag na masero. Yun yung natin. So mga member, sana naman, pag mayroong NBI, huwag natin papasukin. No, kasi hindi natin alam yung mga dyan. Tingnan mo, parang maamong tupa yan. Sabi, ganito. Pag nakapasok yan, hindi naman ako nagsasabing masama doon sa NBI. Pero kung titingnan natin, ang dami na nga kahit doon sa video. Tingnan nyo sa video kung anong ginagawa doon. Bakit hindi yung hinuli ni Duterte? Ha? Naklaro naman yun sa video na yung mga matanda, yung dalawa, na napaka-kawawa po yung mga patanda na yun. Nalusob ng mga mga member, sana naman po ako inyong maintindihan ngayon na nanghihingi po ako sa inyo ng tulong. Lunes po, so ano tayo, tama yung sinabi ng ating texter na sa Davao, no? Gagamitin natin lahat ng mga sasakyan natin, yung mga bakho, yung mga lahat ng mga empleyado. Mahigit kumulang 5,000 employees tayo, so kakaisa tayo doon. Pag naipipresyon, saan kayo? Ito pa, doon sa San Jose. Daming mga tao doon, isang barangay ang nakikinabang po sa plantation ng Kappa. Saan ninyo yun ilagay? Kayo ba ang magpapakain nun? Mga taga-Amlak? Mga taga-Sik?
ako na may papayag kung sige, saluin nyo yung mga responsibilidad ko. Saluin nyo, kayo yung magpapakain doon sa ano, doon sa mga taga San Jose na, naku, isang araw lang sila makakakain. Ngunit pagdating ng plantation, ng banana plantation ngayon, may tag isa-isa na silang mga motor, bawat bahay. Dahil sa trabaho nila na nagkaroon sila ng masaganang pamumuhay. Parang ano na, no? Medyo hindi natin mapigilan yung emosyon ko. Ako lang na may naaawa doon sa mga membro natin. Ako. Saan? Nasaan na yung gobyerno? Nakaka-touch. Hindi naman po natin plano na mangyari ang mga Panginoon. Pasensya na po. Palo. Don't.